kasunod ng impresibong panalo ni Nonito Donaire sa Prince Morocan na si Nordin Ubali, biglang umugong ang harapang Donaire versus Casimiro. Pinoy sa Pinoy, champion sa champion ang sanay magsasagupa. Pero bagya palang umiinit ang balita ay patuloyan na itong nakansel at balik ang atensyon ni Casimiro sa kanyang original na makakalaban na si Guillermo Rigondo. At sa isang interview, sinabi ni Casimiro na kung sakaling talunin niya ang WBA bantamweight champion na si Rigo, lalong matatakot si Donaire. Tinalo ni Rigondo si Nonito, so tingin mo ba mas maganda talaga kung tatalunin mo si Rigondo? Pag matatalo ko si Rigondo, ngayon si Donaire lalong matatakot at saka si Naoya Inoue. Ito pa ang ilan sa mga highlights ng interview ng pangbato ng Pinas na si Gianriel Cuadro Alas Casimiro. At sa bandang dulo, naandoon din ang bagong training footage ni Casimiro. Ano nangyari kay Nonito? Bakit na... I don't know, Nonito, may face curve eh. Yeah, you heard it. Nonito, he thinks that Nonito is scared of him. Yeah. Bakit naging personalan yung nangyari? Hindi ko alam, sa asawa niya. May ipal yung asawa niya, hindi ko alam. Sa tingin mo ba, posible pa din itong laban na mangyari sa hinaharap? Yeah, soon, yeah, soon. You heard him again. Anong sa tingin mo yung naging performance ni Naoya Inoue nung huling laban? Maganda naman, pero hindi pa rin ako masyadong nagandahan talaga kasi alam naman natin yung kalaban niya. Parang hindi lumalaban ng ano, parang natatakot. Pag ako kalabanin nun, wala. Ang dami nagsasabi, ikaw daw yung next Manny Pacquiao. Anong nararamdaman mo dito? Hindi ko naman talaga in-expect na yun talaga yung nararamdaman ng mga tao. Hindi ko alam eh. Yun talaga, baka nakikita nila sa lahat ng laban to yun. Parang nakikita na rin si Sinatumay. Bakit ka gusto ng mga tao sa tingin mo? Humble ka ba? Ano sa tingin mo? Anong kinagustuhan sa'yo ng mga tao? Malakas, magaling. You think Rigondo is not the same, hindi na siya kagaya ng dati? Hindi naman natin i-kumpensa rin si Rigo kasi alam natin si Rigo may lakas pa rin hanggang ngayon kahit ano. Kasi yung ginagamit ni Rigo ngayon, experience lang, kailangan na natin tapusin para wala na mag-iingay. Ano mas matatakot? Yeah, ganun talaga mangyayari eh. Kasi pag mag-ano naman si Rigondo, ilalong mag-ingay na naman yung ano. Kailangan tapusin natin si Rigo at tayo yung mag-ingay. I know that if I beat Rigondo, no need to donair and Naoya Inoue will be much more scared of me. So So yan po ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw sa mga kaibigan at kababayan natin dyan sa Pinas, mga boxing fans at sa mga tulad kong OFW saan man panig sa mundo. Kumusta po kayong lahat dyan? Kung nagustuhan nyo po itong aking video, pakilike at kung pwede, mag-subscribe na din po kayo. At para updated kayo sa aking mga video, pwede nyo i-click ang notification bell. Maraming salamat sa inyong panonood. Shout out kay Mr. Geraldo Oliveros ng Marikina City, kay Mr. Dong Tangloy, Anton TV Vlogs ng South America, Gilbert Morong ng Kaintarisal, Mr. Mejias Vlog, kay Jose Jerry Binculado, Johnny Tabanao, Jen Merjan Garcia ng Macau, Alfonso Cortado ng USA, kay Mr. Michael Cario ng Digo City, Catherine May Vera, Gary Boy Dular, Raul Pulgosino, at kay Eric James Hamito. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking channel.